Isang gabi, dahan-dahang nagbukas ang pinto ng kwarto ko. Nang mga araw na yon ay wala si Mrs. sa bahay. Tatlong araw siyang sumama sa mga kaibigan niya para magbakasyon sa probinsya, sa Ilocos. Kaya ganun na lamang ang kaba ko dahil wala naman akong ibang kasama sa bahay at kung dumating man ng biglaan si Mrs. ay kakatok muna siya sa pinto. Medyo hindi gaanong maliwanag sa kwarto ko dahil lampshade lamang ang ilaw na binubuksan ko kapag gabi na at matutulog na ako. Nang biglang ang bumukas ang pinto ay nagulat ako nang makita ko si Margie. Si Margie ay kaibigan ni Mrs. May asawa na rin siya at dalawang anak na pawang nasa elementarya lamang. Maganda at sexy si Margie. Hindi ko maikakailang humahanga ako sa kanya. Noong una ko pa lamang siya makita at ipakilala sa akin ni Shine, asawa ko. Kahit may asawa na si Margie ay litaw pa rin ang kagandahan niya. Dahil marunong siyang mag-alaga ng kanyang sarili. Hindi niya ito pinababayaan kahit maraming problema. Marunong siyang magdala. Nang nasa loob na siya ng kwarto ay kinabahan ako dahil baka may gawin siyang hindi maganda sa akin. Pero nang nasa harap ko na siya, ay mukhang hindi naman siya gagawa ng hindi maganda sa akin. Nakasuot siya ng sexy black lace lingerie. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo dito, Margie? Tanong ko sa kanya. Alam kong may pagnanasa ka sa akin, Dylan, ang sagot ni Margie sa akin. Bago pa ako nakapagsalita ay lumapat na mga labi niya sa mga labi ko. Hindi na ako nakatanggi sa sarap na ginawa niya. Hindi ako makapaniwala na sa laki ng pagkagusto ko sa kanya na akala ko ay hanggang pangarap lamang ay eto at magkakatotoo na. Pagkatapos ng halikan namin ni Margie ay tuloy siya sa paanan ko. Para siyang isang diwata sa ganda na sinasamba ko. Hinanap niya ang nakatagong akin at nakita nga niya ang hinahanap niya. Ginawa ni Margie ang gusto niyang gawin. Hanggang tuluyan na niya akong maangkin. Naglaro kami ng injection game. Pero nagising ako sa mahimbing kong pagkakatulog nang may malakas na busina ng sasakyan sa gate ng bahay namin. Hindi kaagad ako nakatayo sa pagkakahiga ko. Iniisip ko ang nangyari sa panaginip ko. Panaginip lamang palang lahat ng tungkol kay Margie. Nagsunod-sunod pa ang pagbusina ng sasakyan na nasa gate namin. Tumayo na ako at dumungaw sa bintana. Isang Toyota Hiace na sinakyan ni na Shine nang magbakasyon sila sa Ilocos. Dali-dali ako nagsuot ng sando para bumaba at pagbuksan ang asawa ko. Nang makapasok na si Shine ay dahan-dahan namang umandar ang sasakyan at isang magandang babae nakita kong kumakaway na nagpapaalam sa akin. Parang si Margie yon, babe. Tanong ko sa asawa ko. Oo, kasama namin siya. Sagot naman ni Shine. Muntik pa nga daw hindi siya makasama dahil ayaw payagan ng asawa. Dahil wala silang budget, kaya sinagot ko na siya. Dugtong pa ni Shine. Pumasok na kami sa bahay ni Shine at naghanda na ako na makakain naming almusal. Habang nagpapalit siya ng kanyang suot. Ako nga pala si Dylan, Kuya Roms, isa akong seaman. Sa maraming taon ko nang babasampa sa barko, kahit papaano ay nakapagpundar naman na kami ng sariling bahay at lote dito sa Laguna. Kaya lang, may kulang pa kami ni Shine. Iyon ay ang magkaroon ng anak. Apat na taon na kami nagsasama bilang mag-asawa ni Shine, pero hindi pa rin kami nabiyayaan ng anak. Ganun pa man, tuloy lang kami dahil pareho pa naman kaming wala pang 30 ang edad. Nang makapagluto na ako ay sabay na kaming kumain ni Shine. Kinamusta ko ang bakasyon nila sa Ilocos. Enjoy naman daw. Nasa isip ko si Margie dahil nga sa panaginip ko kagabi. Maya-maya, bigla naman tumunog ang cellphone ni Shine. Kaagad naman niya itong sinagot at kinausap.
Saglit lang ay natapos na rin ang pag-uusap nila. Si Margie tumawag, nangungutang may bayarin daw sa school ng anak niya. Sabi ni Shine, "Anong sinabi mo?" Tanong ko. Sabi ko, "Tanong ko muna sa'yo kung meron ka pang extra. 3K lang naman ang hinihiram. Balik din daw niya kapag makasahod ang asawa niya sa bago nitong trabaho." Sagot sa akin ni Shine, "Chat mo na lang kaya, pahiramin mo muna. Meron ka pa, 'di ba?" Sabi pa sa akin ni Shine, "Di na, ikaw na lang magbigay sa kanya. Meron pa ako dito. Magwi-withdraw na lang ako mamaya." Sagot ko naman. Pagkatapos namin kumain ay tumayo na ako at naligo na. Pagkatapos ay kaagad akong nagbihis. Kailangan kong mag-report sa office. Mag-iisang buwan na rin akong nakababa ng barko. Pagkatapos kong magbihis ay nagpaalam na ako kay Shine para umalis na at inabot ko na rin ang 3K na hinihiram ni Margie. Nagtuloy na ako sa office ng agency namin sa Manila. Maaga naman ako nakarating sa opisina at matapos ko ayusin ang mga kailangan ko, naghanda na ako sa pag-uwi ko. Nang palabas na ako ng opisina ay nakatanggap ako ng chat mula kay Margie. "Thank you sa pinahiram mong 3K. Balik ko rin kaagad to." "Ah, okay ngayon. Kakahiya naman sa'yo, nag-chat ka pa." Reply ko. "Sabi kasi ni Shine, chat daw kita. Salamat uli." Reply naman ni Margie. Nag-reply lang ako ng thumbs up sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hinintay ko na lamang na mag-chat pa siya uli. Maya-maya nga ay nag-chat pa siya uli sa akin. Natuwa naman ako lalo. Nagtatanong siya kung saan daw ako nagpunta. Ang mga chat ni Margie, parang naghahanap siya ng kausap habang nasa biyahe nga ako, ay kachat ko siya. At nang nakarating ako sa bahay ay tumigil naman din ang pagchat-chat niya sa akin. Buti naman kung ganun, pero mukhang may something akong nararamdaman sa mga ikinikilos ni Margie. Nabanggit ko na rin kay Shine na nagchat si Margie sa akin. Kinagabihan ay hindi kaagad ako makatulog. Naramdaman kong may tumabi sa akin. Niyakap niya ako at hinalikan. Si Margie ang nakikita ko. Ang ganda niya. Maya-maya ay nagulat ako dahil si Shine pala ang kasama ko. Pero tuloy ako sa pag-i-imagine na si Margie ang kasama ko sa kama. Kaya ibinuhos ko ang lahat ng aking nalalaman. Kinalingan ko ng gusto dahil si Margie ang nakikita ko kay Shine. Nang matapos kami ni Shine ay taka siyang nagtanong sa akin. Ibang iba daw ang performance ko ngayon kumpara sa mga nagdaan. Nanibago daw siya sa akin. Ako rin, nanibago rin ako sa sarili ko. Ewan ko ba? Sagot ko na lamang kay Shine. Kinabukasan naging abala kami sa pang-araw-araw naming gawain ni Shine. Nang magpahinga ako ay naisipan kong i-chat si Margie. Kinamusta ko siya. Ang akala niya ay naniningil na ako ng utang sa kanya. Ang pag-chat-chat namin ni Margie ay naging madalas na. Inilihim ko ito kay Shine dahil may mga pinag-usapan na kami ni Margie na hindi normal bilang magkaibigan. Niyaya ko siya na kung pwede ba kami magkita minsan at pumayag naman siya. Pinaghandaan ko ang araw ng pagkikita namin ni Margie. Nagdahilan ako kay Shine na magre-report ako sa opisina sa Manila. Araw ng Martes para hindi siya maghinala. Hindi niya alam na magkikita lamang kami ni Margie. Dumating ang araw ng pagkikita namin ni Margie. Kahit pareho kami ng lugar sa Laguna ni Margie ay hindi kami sumabay sa pag-alis. Ang usapan ay sa Maynila na lamang kami magkikita. Habang nasa biyahe ako ay kinakabahan ako pero excited ako dahil alam kong may mangyayari sa amin ni Margie. Nanginginig ang mga laman ko. Dahil ini-imagine ko na ang mangyayari kapag magkita kami. Iniisip ko na ang gagawin ko sa kanya. Nang makarating ako sa Maynila
ay hindi ko inaasahang nasa meeting place na rin pala siya. Malayo pa lang ay nakita na niya ako. Nakangiti si Margie. Lalo naman siyang gumanda sa paningin ko. Mukhang naghanda rin siya at nagpaganda ng gusto. Namasyal na muna kami dahil maaga pa naman. Alas 10 pa lamang ng umaga. Naggala-gala muna kami sa mall. Tapos kumain na rin kami na makaramdam ng gutom. Thank you, Dylan. Masaya ako at nakapamasyal din sa wakas. Kahit papaano, nalilimutan ko ang problema ko sa bahay, lalo na sa asawa ko na lasinggero. Nawawala ang stress ko sa'yo. Naku, huwag mo na isipin yun. Basta masaya ka. Gagawin ko ang lahat, sumaya ka lang. Pagkatapos namin kumain ay nagdekada kami ni Margie. Tumuloy kami sa motel. Pumasok kami. Pareho kaming kinakabahan dahil baka may taga sa amin na makita kami or baka may makakakilala sa amin. Ganon pa man, bumibilis rin ang tibok ng puso ko dahil nga kasama ko si Margie. Makakatikim na ako ng ibang menu. Nang nasa elevator na kami paakit sa itaas ng room namin, yumakap na siya sa akin. Pareho na kaming nakahinga ng maluwag. Alam naming safe na kami at wala nang makakakilala sa amin. At pagdating namin sa 6th floor, ay kaagad naming hinanap ang numero ng aming room. Naglakad kami at lumiko pa kanan at ayun na, nakita na namin ang aming room. Kinakabahan ako, Dylan. Bulong sa akin ni Margie. Akong bahala sa iyo, Marge. At pagpasok pa lamang namin ni Marge sa room, sa pinto pa lang, ay pareho na kaming nagliliyab. Sobrang init na aming nararamdaman, halos mag-apoy kami sa aming halikan. Binuhat ko siya papunta sa kama na para bang asawa ko siya. Nagpaubaya si Margie sa akin. Ipinaubaya niya ang kanyang kagandahan na talindog. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng matagal ko nang pinagnanasaan ay maaangkin ko na ngayon at hindi lamang sa panaginip. Sinulit namin ni Margie ang 5 oras. Wala kaming sinayang na minuto. Konting pahinga lang, laro ulit. Masayang-masaya naman si Margie sa ginawa namin. Hindi na namin iniisip na bawal at malaking kasalanan ang aming nagawa. Ang tanging iniisip namin ng mga oras na yon ay walang ibang mahalaga kundi ang pareho kaming masaya. Hapon na kami natapos ni Margie sa ginawa naming injection game. Nang lumabas kami mula sa gusaling kulay pula, kumain na muna kami dahil pareho kaming nagutom. At pagkatapos ay sumakay na kami sa magkaibang bus pauwi sa lugar namin. 6 PM na nang ako ay makarating sa bahay at nagulat ako nang madatnan ng asawa ni Margie na kausap si Shine. Hinahanap niya pala si Margie. Iniisip niyang dito lamang nagpunta. Nagkaroon pala sila ng maikling pagtatalo at nagkatampuhan. Maya-maya ay may tumawag kay Shine. Si Margie, sinabi niya na nasa bahay na daw siya. Nagpunta lamang daw siya sa meeting na mga dati niyang katrabaho para sa isang papasukin niyang negosyo. Nang malaman nga ito ng asawa ni Margie ay dali-dali itong nagpaalam sa amin para umuwi na. Kumain na kami ng hapunan ni Shine at pagkatapos nagpahinga na kami. Nang gabing yon, naglaro na naman kami ng injection game ng asawa ko at iniisip ko na naman na si Margie ang kalaro ko. Hindi na muna ako nagchat pa kay Margie at ganun din naman siya. Hindi na rin siya nagchat-chat sa akin. Pero kay Shine, madalas sila nagkakausap at nagkikita. Nabanggit niya kay Shine na maayos na ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Pero nang nakatakda na ang muli kong pagsampa sa barko, ay nagchat ako kay Margie at nakiusap na kung pwede ba kami magkita sa huling pagkakataon. Pumayag naman si Margie na makipagkita sa akin at muling may nangyari sa aming dalawa.
Nang nasa barko na ako, nakatanggap ako ng magandang balita mula kay Shine. Ang sabi niya sa akin, buntis na daw siya, 2 months na. Hindi niya nasabi sa akin bago ko umalis dahil gusto niyang sigurado siya. Masayang-masaya naman ako sa ibinalita sa akin ni Shine.